Matapos nating lakbayin ang Malaparaiso at mapanganib na daan ng Halsema Highway. At matapos nating marating ang pinakamataas na bahagi ng kalsadang ito. Ngayon naman ay ating lalakbayin ang tinaguriang Summer Capital of the Philippines at ito nga ang malamig na lungsod ng Baguio. Kaya sama kayong muli sa ating paglalakbay at pagtuklas sa ganda ng binansagang City of Pines. At ito ang aming kwento. Andito na tayo ngayon sa La Trinidad. Time check, 6:07 PM. Yan, at galing nga tayo sa second highest point. At ngayon ay papasok na tayo sa arko ng Baguio. Yan, welcome to Baguio City. Yan, andito na tayo ulit sa Baguio City. At ang una natin gagawin dito is maghahanap tayo na ating bahay na tutuluyan for overnight. Kaya samahan niyo po kami ni Brad na muling mag-explore dito sa Baguio City. Brad, ready ka na ba? Ready na. Alrighty, let's do it. Papahinga muna kami, then kita-kits tayo bukas. Alright? Ayos, at nakapagpahinga na nga tayo, nakabawi ng lakas sa ginawa nating biyahe kahapon sa second highest point. At yun, pinakita ko na sa inyo yung tinulugan natin. Yan, dito sa Mount Crest Hotel. Napaka solid dyan, guys.
Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung kwarto. Malinis yung CR. At lahat okay na okay, all goods. Sa halagang 1,705 ay meron na kayong ganyang kagandang hotel na pag-istayan dito sa Baguio. Alright, highly recommended. Okay, so start na tayong mag-explore muli dito sa napakagandang Baguio City. O, libutin natin yung mga pasyalan na hindi pa natin napupuntahan dati. At kung saan aabot yung ating oras sa mga magagandang pasyalan dito sa magagandang tourist spot. Ang una nating pupuntahan dito sa Baguio ay yung Igorot Stone Kingdom. Yan yung matagal ko nang gustong mapuntahan at may pasyal din kayo. Hanapin na lang natin dito sa Baguio at magwe-waze lang tayo. Pag nagpunta kayo dito sa Baguio ay mag-iingat kayo dahil meron part dito sa Baguio na hindi pa pwede yung motor. So magpasa na lang kayo sa mga signage na makikita ninyo para hindi kayo mahuli. Dahil ang taas nito. Yeah. Sobrang taas nito. Ba't ingat ha? Wait lang. Sobrang taas. Sagarin muna natin ang gandulo. Nawawala ako sa sa bukas pagbumoto. Napakataas. Okay, right turn tayo. Dahil no left turn. Yan, dito tayo. Galing ng mga sasakyan dito na. Oo, napaka napaka huhusay magmamaneho. Sobrang taas nito, tapos yun o, kurbada. Woohoo! Solid. Dito sa Baguio City talaga napakatataas ng mga ahonin dito. Yan, talagang kailangan ay malakas ang preno, kondisyon ng motor mo kapag nandito ka sa Baguio. At gusto ko nga palang sabihin sa inyo, lalo na yung mga riders na hindi pa nakakarating ng Baguio at nagpaplanong pumunta ng Baguio, dito sa Baguio, mayroong lugar na bawal ang motor. So pag napasok kayo doon, automatic uhulihin kayo at hindi kayo palalampasin kahit nasabihin nyo na dayuhan lang kayo dito. Kasi na-experience ko yun last time nung nagpunta kami dito ni Brad. Nahuli tayo at yun, pinagbayad tayo na ang 150. Kaya iwasan nyo yung part na yun dito sa Baguio na bawal ang motor. Makikita nyo naman, meron namang signage. Kasi sa Waze, kapag ka sinundan nyo lang yung tinuturo ni Waze, hindi naman din niya ituturo sa inyo kung saan yung bawal dito na daan. Para iwas din kayo sa aberya, saka sa abala, at tuloy-tuloy lang yung pamamasyal na ginagawa nyo rito sa Baguio. Di ba, Brad? Yes. Okay, let's do it! Ang traffic ngayon dito. Siguro kasi nga ito yung way na papunta ng Stone Kingdom at marami ding mga turista na pupunta, nagkakasabay-sabay. Kaya nagbi-build ng traffic. Ito, konti na lang, malapit na tayo. Ang ganda ng mga drawing na makikita nyo rito sa pader, oh. Mga igorot. Malapit na tayo sa Stone Kingdom. 490 meters na lang at andun na tayo. Okay. Okay, andito na tayo sa Igorot Stone Kingdom. Ayun yung pinaka signage nila. Ang daming tao, ang daming turista. Ano kaya tayo makapag-park nito? Sa taas daw yung mga motor. Sige, pasok. Wow. Ang taas nito.
Ayun yung parking ng mga motor. Dito sa pinakataas. Hello po. Hello bong. Taas, taas. Saka ba na? Upya. E ba lalabas? Medyo pahirapan pala ang pagpasok ng motor dito. Oh, yun. Pasaan mo na. Dahil limitado lang yung space ng mga parking para sa motor. Yun. Alright, all goods na tayo. Okay, nandito na tayo at explore natin itong Igorot Stone Kingdom. Hindi lang yung Igorot Stone Kingdom yung makikita nyo rito na view, pati yung view ng bundok ng Baguio. Yan. Ito ang Igorot Stone Kingdom na nakatayo sa kahabaan ng Long Long Road in Pinsaw proper, Baguio City. Ang Igorot Stone Kingdom ay may disenyong patong-patong na mga pader na bato at sinasabing naging inspirasyon sa pagbuo ng parking ito ay ang ganda at disenyo ng tanyag na Banawi Rice Terraces. Ang lawak nito ay may sukat na 6,000 square meter at ito ay isang man-made park na nakatayo sa gilid ng kabundukan at pagmamay-ari ni Mr. Pio Velasco. Ayon sa may-ari na ang parking ito ay representasyon sa makabago at makalumang kultura ng mga Igorot.
Ang Igorot Stone Kingdom ay bagong atraksyon sa Baguio na binuksan sa publiko noong June 2021. Dahil ito ay dinagsaan ng maraming turista, kaya ito ay nabibilang na din bilang isa sa pinakamagandang tourist destination dito sa Baguio. At nakipakita na nga namin sa inyo ni Brad kung gaano kaganda itong Igorot Stone Kingdom at kung bakit nga ito pinupuntahan ng maraming turista dahil sa taglay na ganda, no? Yung malaibang bansang ganda kapag nandun ka, parang datingan, parang nasa Egypt eh. At nakakahanga din yung mga tao na gumawa nung Stone Kingdom na yon, napakalupit. Matapos nating marating ang Igorot Stone Kingdom, ngayon naman ay puntahan natin yung Baguio Bamboo Sanctuary. Yan. Ngayon ay naka-ways na kami ni Brad at papunta na kami ngayon sa Bamboo Sanctuary. Napakaganda talaga ng ambience dito sa Baguio, no? Napakasarap magmotor. Yan, sigurado yung mga riders na nakarating na rito na makakapanood ng vlog natin dito ngayon sa Baguio, sigurado makaka-relate kayo sa mga sinasabi ko na masarap magmotor dito sa Baguio. Yan o, tingnan nyo.
Makulimlim. Tapos tingnan niyo yung mga pine trees, oh. Napakalalaki. Marami na akong nakikita ng mga kawayan dito, oh. Palagay ko, malapit na tayo. 230 meters na lang. Mararating na natin itong Bamboo Sanctuary. Ito may signage dito, ayan, this way to Bamboo Sanctuary. Uy, taas na ito, ah. Yeah. At narating na natin itong Bamboo Eco Park. Yan. Ito yung pinaka parking nila dito. Yeah. Okay, at narating na natin ang ating pangalawang tourist spot na pupuntahan dito sa Baguio. At yan, explore na natin. Ito ang Baguio Bamboo Eco Park na matatagpuan sa St. Francis Xavier Seminary in Pakdal, Liteng, Baguio City. Marami ang nagsasabi na ang ganda ng lugar na ito ay may pagkakahawik sa popular na Arashiyama Bamboo Grove ng Kyoto, Japan. Sobrang daming kawayan dito. Ayan, dikit-dikit, oh. Parang nasa kweba ng mga kawayan. Saka nakaka-relax yung lugar. Tapos Instagrammable siya. Meron ditong trail. So susundan nyo lang yung mga bato na to. Ayan, itong mga dinadaan na natin. Para malibot ninyo itong buong Bamboo Sanctuary. Sana ba tayo? Baguio Trail. Dito. Ito na yung pinakakatapusan ng trail. Ito na yung pinaka-exit. At narating na nga natin itong Baguio Bamboo Sanctuary. At nakita na natin kung gaano kaganda itong tourist spot na ito sa Baguio. Ano, Brad? Yes, Instagrammable. Yan. Ganyan mo maidi-describe itong tourist spot na ito. Instagrammable. Kaya yung mahihilig sa mga pictures, lalo na yung mga teenager. Nako, siguradong magugustuhan nyo yung lugar na yon. Yan, kapag kayo ay napunta rito sa Baguio, isama nyo yan sa bucket list ninyo, sa itinerary ninyo, sa mga tourist spot na papasyalan nyo dito sa Baguio. Ngayon naman ay papunta tayo ng Strawberry Farm dyan sa La Trinidad. Welcome to La Trinidad. Alrighty. Andito na tayo sa La Trinidad at hanapin na lang natin kung nasaan yung Strawberry Farm dito.
Merong signage dito, welcome tourists and visitors, Strawberry Farm. Ayan, kaliwa tayo dito. Ang daming tindahan dito na ang mga strawberry wine. Wow! Dito na tayo sa Strawberry Farm. Ganda ng tanawin, no? Ito, meron kayong makikita rito na isang malaking strawberry. Ayan, no? Welcome Benguet State University Strawberry and Vegetable Farm, La Trinidad, Benguet. Pero ilan lang yung nakikita ko rito na mga strawberries. Pangaraniwan ay lettuce yata to. Excuse me po, wala na po bang ano, yung strawberry picking po ba yun? Dahil wala po ngayong ano, masyadong puro ano po siya, lettuce lang. Bari wala na po nung ano, nung strawberry picking, no? Okay, opo. Salamat. Yun, at nakausap nga natin yung mga lokal dito at nagtanong tayo dahil wala talaga akong halos nakikita na pananim ngayon dito na strawberry. Yun, sa may banda sa gitna. Tapos, pangkaraniwan, puro lettuce na yung makikita nyo rito. Siguro ay hindi pa season ngayon ng strawberry. Sayang. At hindi tayo nakapag strawberry picking, no? Ayan si Brad, hindi nakapamitas ng strawberry, sayang. Gusto po namang mag strawberry picking ngayon. Isang solid na adventure na naman ang ating nagawa. At syempre, bago natin tapusin ang ating moto adventure, ay mag shout out time muna tayo. Shout out kay kaibigang Moto 21. Yan, ride safe palagi. Shout out din kay Katravel Vlog Adventure. Shout out din kay Alas Tenorio Fishing Hunting na kaibigan ni paring Nelson. Shout out kay Gerald and Carmela San Pedro of Malolos. Shout out kay Ruben Oliveros. Shout out din kay Sunny Reggie Valondo Laminosa Goko. Shout out din kay Sir Michael S. Soriano. Shout out kay Billy Works TD. Shout out din kay J. Lord Verceles. Shout out din sa family Kabubas
Yan, kay Sir Ruel Cabubas. Shoutout din sa Manapat family, kay Amulfo Tison. Shoutout din kay Pinoy Step. Shoutout din kay Xian Mendoza. At shoutout din kay Ricaela Godoy ng Paboroti. Yan. Kaya po muli, isang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga ginagawa naming moto adventure ni Brad. Asahan nyo na masisipagan pa namin ni Brad ang pagbibigay sa inyo ng magagandang pasyalan, lalo-lalo na po sa ating mga mahal na senior citizen na wala na pong kakayanan na makalabas. Kami na pong bahala ni Brad sa gala ninyo. Yan, sana nga po ay nagustuhan ninyo ang ating moto adventure dito sa Baguio, asahin sa kahapon natin ginawa sa second highest point sa Atok Benguet. Yan, at kita-kits na lang po tayong muli sa ating susunod na moto adventure. Muli, laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo! Yeah, boy! Alright! Daan muna tayo dito sa bilihan ng pasalubong. Daan tayo at alam niyo naman ang ating paborito, Ubi Jam. Yan o. Magkano po ang Ubi Jam dito? 580 po. Ito yung pinakamalaki, no? Ah, okay. So ayan, mabibili nyo to dito ng 580. Okay. Ayan, ang dami rin dito ang mga strawberry wine. Tapos si strawberry jam, ayan, marami rin mabibili rito. Tapos mayroong mga t-shirt na Baguio City. Ayan. Peanut burrito. Tapos meron silang lengua de gato. Ayan yung mga mabibili nyo rito. Meron tayong nakita rito na mga subscribers. Yan. Anong natin kung tagasahan sila? Taga Nueva Ecija. Mama, ano po pangalan nyo? Mariel Saducos po. Yan. Shoutout po kay Ma'am Mariel. Jerome Kia. Shoutout kay Jerome Kia. Andy Bumagat. At shoutout kay Sir Andy Bumagat. Yan. Ingat po kayo palagi. Ride safe. Okay, meron tayong nakit na subscriber dito sa Growth Stone Kingdom. Sir, ano pangalan niyo, sir? Leo Santos po. Ayan, shoutout kay Sir Leo Santos. Yan yung ating sticker. Si Ma'am? Rachel. Ayan, shoutout po kay Ma'am Rachel. Ayan, ingat po kayo. Enjoy niyo po ang ganda ng Baguio. Yes. Meron tayong nakit rito na mga kaibigan na riders. Yan ating sticker. Sir, ano pangalan niyo? Alex. Ayan, shoutout po kay Pongbong Bulacan. Tagapuli lang po tayo. Ayan, shoutout po kay Ma'am. Ano po pangalan niyo? Lisa. Lisa. Ayan, shoutout po kay Ma'am Lisa. Emil. Okay, shoutout po kay Sir Emil. Shoutout sa mga taga-Bongbong Bulacan. Oh, shoutout sa mga taga-Bongbong. Teo, Teo. Ayan, shoutout kay Sir Teo. Salamat, sir. Ma'am, kayo po. Rose po. Ayan, shoutout po kay Ma'am Rose. At kay Sir. Eman po. Eman po. Ayan, shoutout kay Sir Eman. Ayan. Very much. Mag-ingat po kayo. Okay, meron tayong nakita rito sa Strawberry Farm na subscriber natin. Sir, ano pangalan mo? Yan, si Kuya Ayan. Ayun, Ma'am. Kyla po. Kyla? Ayan, shoutout kay Ma'am Kyra. At si Ate Girl. Ayan, shoutout kay Ate Shanaya. Magiging kayo palagi, ha? Meron tayong subscriber dito na nakita sa daan. Hello, sir. Hello po. Sa Maliko Viewpoint. Oo nga, no. Habang nandito tayo sa Canon Road ay nakakita tayo ng mga subscriber natin. Ayan, sir, ano pangalan niyo, sir? Yan, shoutout po kay Sir Arman. Kay Ma'am. Yan, shoutout kay Ma'am Lubenia. Shoutout kay Ma'am Ellen. Shoutout kay Sir Ariel. Iking ulit, sir. At shoutout ulit kay Sir Iking. Yan, maraming salamat po. Ingat po kayo. Yan, shoutout natin si Sir, anong pangalan nyo? Si Nelson po. Yan, si Sir Nelson na Grab ba to? Yan, Grab driver. Yan, tinutulungan niya tayo dito para tuntunin yung highest point. Dahil nga dito sa Baguio, may mga lugar dito na bawal pumasok ang motor. Yan, salamat, sir. Salamat, sir. Yan.